kumbaga parang antay kay laatay, yun yung sinasabi, excuse me, yun yung sinasabi dito guys na remain positive, kasi yung iba sa inyo merong inaantay na pera, so baka meron kayong inaantay na mga unpaid salaries, unpaid OTs, o kaya naman baka merong mga loan na inaantay kayo na hindi pa na-approve, o kaya baka merong mga utang na hinihiram tapos hindi pa binibigay sa inyo. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly taroscope para ngayong August para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck natin. Pwede kayong magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video. So unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. So yung first message sa inyo guys, we have remain positive. Meron tayong not the right time. And then meron tayong listen to your intuition. So dapat guys, panatilihin natin ang pagiging positibo, no? And yan, paulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo sa araw-araw na lang na ginagawa natin tuwing nagbe-video tayo mga kapisi. Palagi ko kayong nire-remind na kailangan sinasabayan nyo ng positibong mental diet lahat ng ginagawa nyo mga kapisi. It's very important that you remain positive despite ng mga circumstances, despite ng mga sitwasyon na kinabibilangan nyo. Importante talaga yung pagiging positibo guys, okay? Kasi for some of you, pwedeng hindi nyo pa nakukuha yung mga nais nyo. Pwedeng hindi pa kayo nakakakita ng mga progress. Hindi pa kayo nakaka-experience ng mga movement, okay? Sa inyong physical reality ng mga bagay na hinihiling nyo. And despite ng pagbabago nyo. Okay, kasi sabi ko nga sa inyo guys, your 3D, yung physical reality nyo, pag sinabi kong 3D guys, physical reality yon, okay, yung katotohanan, yung buhay nyo, sumusunod yan palagi sa pattern of thoughts nyo, sa mga perception nyo, sa mga belief nyo, sa mga paniniwala nyo. Pag maganda yung pattern of thoughts mo, syempre, maganda din yung napupush out sa inyong physical reality. Ibig sabihin, pag maganda yung iniisip mo, maganda din yung na-experience mo. Pag pangat yung naiisip mo, likewise, pangat din yung na-experience mo. So, sometimes, pero kung pangat yung na-experience mo, pwedeng-pwede mo siyang mabago. Okay? Pero kailangan magbago din yung pattern of thoughts mo, magbago yung paniniwala mo. Pero hindi siya instant, no? Hindi porket nag-positive thinking ka ngayon, kinabukasan, okay na agad yung buhay mo. Especially kung araw-araw, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, diba? Palagi ka nalang nega, syempre hindi agad-agad susunod yan, mga kapiksi. You have to build, no? Consistency. Kailangan consistent ka, palagi kang positive, okay? Until such time na tuluyang magbago yung physical reality mo, okay? So, for some of you guys, pwedeng hindi pa nangyayari, no, yung mga bagay na ninanais nyo o yung mga magagandang bagay, pero just remain positive and susunod din yan, magbabago din yung physical reality nyo, basta huwag kayong mag-give up and palaging maging positibo, okay? And another message guys is to listen to your intuition. Especially kung naguguluhan kayo, may mga bagay na bumabagabag sa inyo guys, may mga bagay na nalilito kayo, ganyan-ganyan. Always listen to your intuition. Mga kapiksi, magdasal kayo and makinig kayo sa inyong intuition, kasi yung ating intuition, ginagabayan niya ng ating mga spirit guides para hindi tayo maligaw ng landas, para mailagay tayo sa tamang daan, okay? Alright, so yan yung mga messages para sa inyong Cancer.
comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Shuffle ko tong cards guys, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Mas ipag ka ba at mas ikap sa buhay mo nit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, may promo tayo ngayon. Until July 31, magbibigay ako ng 500 pesos na discount. Mga kapiksi, so mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 30% discount until July 31, so i-avail nyo na mga kapiksi. So, Cancer guys, kaya ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy mga kapiksi. Meron din ditong presence ng another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you may be dealing with another water sign mga kapiksi, or maaring meron kayong ganyan sa inyong natal chart guys. So dito, nakikita natin na dun sa mga negative mga kapiksi, no, unahin natin kasi for some of you, nagkakaroon kayo ng mga pagsubok, mga challenges, no? Parang yung iba, parang feeling ko merong nananadya. Parang nananadya na pinasasakitan kayo. Merong nananadya na gusto nila masaktan kayo, ganyan. For some of you, pwedeng merong gumagawa ng hindi maganda sa inyo, mga palipadhangin. For some of you naman, mga kapiksi, talagang parang merong nananadya. Pag sinabing nananadya, no, parang merong isang tao na sinasadya na saktan ka. Okay. Kung ano man 'yon, pwedeng nakaaway mo 'to, pwedeng merong kang nakasamaan ng loob mga kapiksi. And parang sinasadya niya na awayin ka, sinasadya niya na sirain ka. Pwedeng this is somebody na close sa iyo, pwedeng partner mo or specific person, pwedeng kaibigan mo, kamag-anak mo, anybody. Pero medyo parang malalim yung sama ng loob niya sa iyo, malalim yung pinag-uugatan ng pag-aaway niyo kumbaga mga kapiksi, okay? So, when it comes to this guys, kung kaya niyong pag-usapan, kung kaya niyong kausapin yung person para maayos yung inyong issue, mas maganda, di ba? Kung may kasalanan ka sa kanya, manghingi ka ng tawad para hindi ka na niya gawa ng hindi maganda. Kung sila naman yung may kasalanan sa inyo, wala na kayong magagawa doon. Patawarin niyo na lang sila, okay? Kasi kapag ginantihan niyo yung revenge mga kapiksi, mas nakaka-damage yun sa inyo mga kapiksi, okay? And then, ito naman guys, sobrang ganda naman ito kasi for some of you, this is a positive naman guys, parang yung iba sa inyo ready kayo na mag-start ng mga bagong opportunities, bagong simula sa buhay nyo, parang reset, restart, ganyan. Parang ganun yung gusto nyong gawin mga kapiksi. At saka yung iba sa inyo parang makakakita kayo, parang makaka-jackpot kayo ng opportunity, okay? Yung jackpot guys, hindi lang naman yan sa loto. hindi naman yan sa loto lang nakukuha. Yung jackpot, parang pag sinabing jackpot, parang makaka-jackpot ka ng magandang opportunity, makakakita ka or makachempo ka, no? Ng magandang opportunity na talagang makakatulong sa iyo. Okay, makakatulong sa iyo para umasenso o mga tumunlad yung inyong kabuhayan, guys. Okay? So, ito yung guys, mind yan. Mind jackpot na opportunity. Mind magandang opportunity. Okay? So, mind yan guys sa comment section. For some of you guys, maaari kayong makatanggap sa mga single nating mga kapiksi. Parang makatanggap kayo ng
love confession, okay. Secret admirer, parang may lulutang, no? Na secret admirer na nasa paligid mo, guys. Parang feeling ko, bigla na lang kayo makareceive ng DM, ng PM, ganyan. Na parang may magpapakilala sa'yo. Pero parang feeling ko, kakilala niyo na rin itong mga kapiksi. So parang magugulat ka sa confession niya na magtatapat siya ng kanyang saloobin sa'yo. Okay? So i-mind-mind niyo yan kung gusto niya talaga ng love confession, guys. So what else? Tingnan pa natin, guys. Meron kayong inaantay na pera, mga kapiksi. Pero habang inaantay niyo siya, lalo kayong nadidisappoint, no? Pero you have to remain positive, okay? Kumbaga parang antay kayo lahat tayo. Yun yung sinasabi. Excuse me. Yun yung sinasabi dito, guys, na remain positive. Kasi yung iba sa inyo, merong inaantay na pera. So, baka merong kayong inaantay na mga unpaid salaries, unpaid OTs. O kaya naman, baka merong mga loan na inaantay kayo na hindi pa na-approve. O kaya baka merong mga utang na hinihiram tapos hindi pa binibigay sa inyo. Ganyan. So parang habang nag-aantay kayo, lalo kayo napufrustrate. O kaya yung investment nyo, guys. Kumbaga parang yung mga investment nyo, imbis na mag-kick off, imbis na tumubo, lumago, ganyan. Parang kabaligtaran yung nakikita nyo. Kumbaga bearish siya, hindi siya bullish. And parang yung agony of waiting, yun yung sinasabi, agony of waiting, parang gigil ka na sa kaantay, no? Pero wala pa rin. So you have to remain positive, mga kapiksi, hanggang sa dumating yung magandang pagbabago. Okay, kasi dadating din yan. Pero sabi nga sa inyo, di ba, guys, not the right time. So hindi pa ito, no? Hindi pa ito yung tamang time para dyan. Pero dadating din yan kasi you have, ito nga guys, ito yung mag-persist kayo sa mga changes. Mag-persist kayo sa mga positive change, mga kapiksi, okay? Persist lang ng persist kayo hanggang sa matamasan nyo yung hinihiling nyo sa inyong physical reality, mga kapiksi, okay? So comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Ay, sorry, yung balang ating yes or no pick a card reading. Munti ko nang makalimutan. Dun sa anim na signs na nauna, wala eh. Pasensya na. So, hinga kayo ng malalim, mga kapiksi. And itanong nyo sa isip nyo kung ano yung gusto nyong malaman for August. Tapos, pipili kayo ng isang card. By the way, guys, no, sa lahat ng gustong matutong mag-manifest, meron tayong membership program dito sa ating channel. I-click nyo lang yung join button dito sa baba ng video, guys. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Okay, so, hinga ng malalim, guys. Tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo. And then pili kayo ng isang card dito. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 naman ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes, mga kapiksi. Alright? So comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo and yung mga pinapamind-mind ko sa inyo, guys, i-mind-mind nyo na, para sa inyo talaga yan. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo, guys, para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.